tutuk po tayo ng sinigang sa miso. Pagasan muna natin ang ating bangus. Itong ating mga gulay ay atin na pong huhugasan dahil syempre po ibinabiyahe ito mula sa iba't ibang galing sa iba't ibang probinsya, kaya talagang kakapitan po ito ng kung ano-anong mga dumi o alikabok. Ito, gamit po tayo ng, kita nyo to, baking soda o baliktad. Yes! Yan, baking soda po tayo. Kasi dati po, ang ginagamit ko, Joy. Ay, hindi pala maganda yon. Kaya ito, may nag-tip sa akin, ngayon ko lang nalaman, maganda pala panlinis sa lahat ng mga kakainin natin, mga prutas, ganyan. Ito pala maganda, baking soda. So, taktakan lang po natin ng kakaunti. Yan, para malinis po ang ating mga kakainin. Ngayon, i-ha-fry muna natin ang ating bangus. Kasi mas masarap siya pag naka-fry siya. Hindi naman yung lutong-luto na. I-half lang. Okay, with our canola oil. Okay. Lagay lang tayo ng little amount ng ating mantika. Okay, pwede na yan. Ayan, mainit ng ating mantika. Lagay na natin ang ating bangus. Babaan lang natin ang ating init dito. Yan. Yan. Kaunting mantika ulit ang ating ilalagay. Ang ating sibuyas. Ay, pwede na natin isabay, pati bawang. Hindi naman siya ganun ka delikado na masusunog dahil may kasabay naman. Ang ating kamatis, halo na rin natin. Okay, ating miso, halo na rin po natin. Pwede na natin ilipat sa ating pot. Ayan po. Yan, medyo kumukulo ng ating soup. Pwede na natin ilapag ang ating bangus. Ilalagay ko na rin ang ating mustasa. Yan, maraming gulay tayo. Mas masarap maraming gulay para matutuwa naman na mahilig talaga sa gulay. Ito naman, ang ating okra, ilalagay na rin po natin. Sinigang sa sampalok. Po, maglalagay tayo ng
kaunting patis mamaya para kung medyo matabang ang panlasa ay dadagdagan lang natin. At inuulit ko sa previous kong mga video na laging huli ang pampaasim. Yan po. Para nga po ang ating gulay ay madaling lumambot. Takip muna ng mga ilang segundo na lang. So, ayan. Presto. Nakapagluto na naman po tayo ng sang masarap na pang-ulam para sa araw na ito. Ito na po ang ating masarap na sinigang sa miso. Yan po, mga ka-JR natin dyan. Mga giliw nating taga-subaybay, sana po ay muling nakapagbahagi po ako sa inyo ng isang napakaganda at napakasarap na lutuin. So hanggang sa muli po, ang pag-iingat nawa ng Diyos nating may kapal ang laging sumaatin.